Hindog na kaliyo. Let's open our Bible in the First Chronicles, chapter 21, verses 24 to 25. Miro Chronicles, 21, 24, at ito ngayon. Apan mingon si David kang araw na, dili ka na mahimo, palit kong kukini, bisag pila, kay dili ko ihalad sa Ginoo ang gikan kanimo kung dili usap ako, maghalad nito kaniya, kung bisan unsa nga wala ko bayarin. Unta gibayaran ni David si Arauna o 600 kabukok nga gulaban. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang tulo, ang iyong po si Ancilia sa patapos. Okay, balik tao ka input. Kasi yung kakunin. Mag-share ko binsahin na bali na sunod ni siya sa itawag ko. Ang iskatulod niyo daw. Iskatulod yung study of the last things na niya. Ang iskatulod yung study of the last things. Nagkatuon sa mga walahing mga utang. O bilubiraan ng pagkandaming sa mga panitago sa atong kwan ang kalibutan nahulog na siya sa eschatology. Kung luhan na itong mensahe mo ni all eyes on the Temple Mount, naman niya nga kung luhan na ron, all eyes on the Temple Mount, balik tanang mata tapos tanang mata ng mga mata sa nagtukong sa Biblia para ang mga tao na Israelite theologian, kita mga yan tao nga nagbasa sa Biblia, kanunay na mga Institute of Jerusalem. Jerusalem. Ang pinakapunto diha, ang tawa ka na is Temple Mount. Temple Mount. So, all eyes on the Temple Mount. Labi na karoon yung panahon na nag-gubat sila. So, nag-gubat sila. Datong kalabutan na siya sa eschatology, no? Kanang Temple Mount. Okay. Mabot ang panahon nga kung plastara po ang Ginoo niya o sugutong niya ang giingon na 1,000 years na siya ang King of Kings, siya ang Lord of Lords. Literally, ang iyong headquarter, mao ng Temple Mount. Mao ng okay, so ako na-explain no. May mga kulukabutan na atong kaganong pagtagad. May tungod ani nga pagtuo na ito. All eyes on the Temple Mount. Kanang Temple Mount, ipalit na ni David. So, muna yung first point na ito, ang pagpalit ni David. Na legal ang pag-claim dito sa mga Hudyo. Nga karoon, i-claim mo na sa muslim mo na muski ang nakakaroon. Pero namin po tanong niya, ang ato akarong kinis ang pagpalit ni David, anak. So, atong dibasa, ang original sa katagiya, si Arauna. No? Si Arauna ang katagiya ni anak. Pero kung pag-abot sa punto, kung marano si book chapter aning 21 na itong dibasa, naisala si David. Nasala ni David, no, ang patihap sa mga tao. So meaning, naisala sa pagka-garbuso ba? Kaya ang Israel, itabangan sa Ginoo,
Wapang, dipindi ang Gino sa ginagano nila. Panahon ni Gideon, gamatay na sila, gidaon. Kato pa, ikunin mo yung mga tao, ano yung buto ka na agar mo, no? Pride. So, kung manin sila, David, nagpadala ang Gino mo, kamatay sa Israel, niya buto si Pinta, kalibo, kung nga na namatay. Kanya, nagpapingin siya kung sino. Pingin niya itong ang Diyos maoy mo sa iyo, ang David. Pero nagsigiog, pag namatay naman tao, indog na po ang angel na gatubang na po sa Jerusalem, bali, mismo din ako. Naasa, kining ubasan ni araw na, yung may ikaw ng Ginoo nga, muhunong ang gamatay, kung maghalap si David dito. Kumunang mount, ilawin ang temple mount kung kayo mo na ang pinakabungkot sa Jerusalem. Ipalit niya sa kantidad niya. Kaya ito, natong ibaka na 25. O. 600 shekels of gold. O. Tumuha. Kanang 600 shekels of gold, ginasusi man na kung unsa na kabukata sa atong panahon garon. Ang kabukato ni ana is 6.8 kilogram. Size kilos kung 8 gramos. Size kilos kung 8 gramos. So kung imong ibutang na sa atong current price sa gold, presyo karon, ang isang kakilo ng gold, mo ni ang katilad sa kilo ng gold, 3,626,19 piso. Ato pag umuwi mo na siya i-times into 6.8, kaya 6.8 kilos man ang pagpalit ni David, ni Anang Mount, ni Anang ang Temple Mount. Ang kantidad ana sa atong panahon is by sa Philippine money na ni no 24,656,935. So kini nga story kung imong tanawon legal ang pagclaim sa kwan sa mga Hudyo ng ila no? Okay, sa ang hari sa una si David niya mo'y nagapalit ana. Kung dito na yung itukod na itong templo na wala gi-allow siya pagpatukod, igor siya gi-patigong na materyales. Kaya yun ang Diyos, ikaw David, tao ka sa panggubatan, gagay mga dugo na niaga sa iyong kapot. Dili kumutugot na ikaw ang magtukod sa templo. So igor siya gi-patigong na itukod ang iyang anak. So historically, ilagin din no, sa mga Hudyo. So, dili basta-basta ang pagpalit ni anak. Ang imong kadaon. Tungod sa kadako sa kantidad, ang imong ibase sa atong kantidad karon. Karon, ikadawang butang ang pagkagpagtagan. Churi behind sa Temple Mount. Churi behind sa Temple Mount. Gitukod ang muski diha, ang nagitawag na karon ang Dome of the Rock. Simbahan ang Muslim, Muslim nila. Dome of the Rock. Kaya yung manako na, huwag ako magtunay, kaya yung manako, bako pa lang natukod. Arang kadugay naman din natukod. 685 AD. Nag-edad na o 1,338 katuig ang Muslim nila. Nasubok ko lang una-una ba nga? Ingunana ang dibati sa Diyos nga kasakit sa iyang kasing-kasing. Kaya niya natin besbasahon na gusto na siya mubalik nila. Kunya nagbubat karon. So ang pananaw sa mga theologians karon, mga mata nila nga nagkabasa sa Biblia, dili ka maunani ang panahon karon na magbubahan na.
Yun, dahanin mo sila ang ipagsagag ang mga misil padulong diya. Kung malamang kontaryo na anak, nanalag yung Dome of the Rock, yung ikan sa Yemen, ikan sa Lebanon, ikan sa Syria. Kaso lang na ako, Amerikano nga mo, mo intercept, matapang ba? So, panggib, pipila lang ka rakit makabot sa Israel. Panggib na, ha? Sugod sa pagkuhan nila, thousands of rakit na guna, nagpadulong niya. Pero, pila rin po kung matong patungod sa Iron Dome, no? Ginasagang na. Pero ang teori yung pa sa mga kuhan nila. Maigo na, naging pinakakulo ang Nebul, bitaw na. Karaan niyo, wala ko picture nila. Ang ilang ulo na naigul, gulog mo gina. Ngunit matukpahan, magubah na. Magagubah na ba? Ang teori, ngunit teori lang, teori nila ni. Gubah na, itukod. Dahil ang templo katong karaan sa orang style. Itawag na sa Biblia o third temple. Third temple. So, dako na siyang kalabutan sa study of eschatology. Kaya nga naman na, ang first temple gitukod ni Solomon. Then, the second temple gitukod ni Zerubbabel nga gi-renovate ni Herodes. O, muna, pag-renovate ni Herodes niya na, diya sila humot sa Hudyo. Humutay, humot si Herodes na sa Hudyo pagkuhan. So, muna ang temple ginaya ni Jesus, gubaan niya ang temple. Teto kuro ko na sa Credis. Tingin sila, 46 ka tuig na gitukod. Gubak, imurang ibalik sa Credis. Pero kailan ni Jesus, tungkol sa iya ang pagkagamanan. So, giguba na ni Emperor Titus atong AD 70. As in, guba yun, no? Wala na. So, matunga na, sige, nag-gubat-gubat sila hangtod ganidaog ang Muslim o ipabuhatan nila o morning the Dome of the Rock sa 685 AD. Kung hangtod karon nagabaro. Ug ang Diyos niya na, ang iyang kasing-kasing, kita niyo siya na. Ato na basahan ron na analytics na, sa atong last nga punto na to. So, atong makuha din ni, na si kitang pray sa Israel, tungod kay legit man ang ilang pag-claim na ilagi ng Temple Mount. Nagibayaran na ni David sa 600 shekels of gold. Worth of 24,656,935 piso sa atong panahon karon. Then, ang mga Bible scholar, kuno na sila na, mao na siguro ni ang panahon kay nagubat na. Nga maguba na, no? Maguba niya, pagkaguba na, ma-declare pwede ang Muslim, magtukod sila sa third temple. So, sa third point na, ang third point is fulfillment of Zechariah na prophecy. Zechariah chapter 8 verse 2 to 3. Mao niya ang ingon nga nasubo ang Dios, nga desire siya nga mubalik siya diha. O mao na ang matuma na ang gipanggit nga kang itunan sa eschatology nga ang Ginoo maghari man siya 100 years literally, di ba? Muna lang ang panahon. Zechariah chapter 8, verse 2 to 3. Nagayon din ang pulong sa Ginoo, buot kong tabangan ang Jerusalem. Jerusalem, ang pasapot niya ka ng Temple Mount, sayo na sa line of transition. Tungod sa akong gugma kaniya, tungod din ini nasuko pag-ayo ako sa iyang mga kaaway. Ito yan ipasuko. 1,338 years na kabarot nila. Ganahan-gana. Di suku na kaya siya, di ba? Suku, yung panagpatutuan ng verse. Kaya nyo muna ko mga 100 years lang na, 300 years lang na. Wala ka talagay mo kayo na kabarot nila. Kung di ha, yun ang Dome of the Rock tawag na nila, simbahan na ka. Muna yung nang giyon ng verse, tungod ni ini na suku ko pag-ayaw ako sa iyang mga kaaway. Verse 3, mubalik ako sa Jerusalem. Saka ang Temple Mount. Pero doon siya mubalik. Ang pananawa na is,
the third temple. Wala na ang first temple, wala na ang second temple. Kung ang first temple kang Solomon, kunya ang second temple kang kung Zerubbabel, yan di renovit ni Herodes, wala na. Kay mabuti ang saad. No nga, kung magpaday mo pagkasala sa ako, kuha na ako ang glory in yung templo ka. So, parayin mo yun sila. Tumutuwi ko ha ang glory ang templo giwala. Kung ipulin ng templo sa kaaway na matapos sa Ginoo, sakitan siya for 1,038 years. 1,338 years. So, that's enough na panahon sa kasaysayan niya gasubo ang Diyos. Pero nagubat man. Pumami gihula sa mga na itong giingon nga ice in the temple mount na magguba na magpupahan na magguba sa gubat. Ang balaan kong syudad o mupuyo ako dito kunya ang Jerusalem pagkataugon o syudad nga masinuntanon o ang bukid sa Ginoo nga labing damhanan pagkataugon o balaan nga bukid. So this bukid, it is the Katulis tuan nga, pinakataas na ng puntod niya sa Jerusalem. Muna itawag na siya, Temple Mount. Ika ng Temple ni Solomon na ang pinakataas na. Muna nga kung magsimba sila, nasa salmo bitaw, na sila ipagdayag pataas. Yung mga salmo pata, pabaktas na yung sa taas, tungkol kay Temple Mount na. So ang panagna ni Juan ni Zacarias, ito na ni, ni Sibu sa Third Temple. Pero wala pang third temple, ha? Nagbarog pa nga niya ang Juan, nagbarog pa na siya. Ang ato, hindi ha? Hindi man nakatagna sa panahon. Kaya hindi man na ato ang pagtagna. Ato ang pagbanabana. Ato. Hindi man na-aware ta sa atong panahon gano'n. Dili lang na kay nagagubat, kay Juan na mga ganyan ng interest. Pero it is under control by God, nagagubat. Nga matuman eh. Narata sa tumoy sa atong kasaysayan yung mga sabto. Narata last 2 minutes nung ta atong. O nang mamalandungan ato. Kung sa Diyos ang pinakatuyo sa Diyos na nang ga-exist ka. Inong masayaran na. Narata sa katapusang gutlo, kailangan mabuhat na nato ang pinaka. No, ang pinaka. Eh, mga hunahuna sa uban niya. Punta lang sila. Punta ka sa Ginoo o 1 hour sa iyong kinabuhi. 1 hour na lang, kung siya buhat tunin mo. Yung uban niya. Kaunong doon niya, mo pa niya makaon nga utahin siya ibok niyong kinabuhi. Sa ato pa, may ito siya pinakamahal nga. Kuan? Kaya 1 hour naman lang. Nga. 1 hour na lang, kung sa pahing buhat tunin. No, diba, pangyayaran niya itong wala niya mahimo. No, ang pangunta na niya, it is the, mabod ang pinaka-ipahimo sa Ginoo. Sa last hour, sa last minute, o sa last week, sa last month, sa iyong kinabuhi. Siguro mga tuta sa Ginoo, alam, yung tangalod, kung sa Gindi ay, ang imong ipagbuhat sa ato. So, dili mo na, pa sa ato, dili mo na siya layo sa ato, kung kaya, di ba luta nga, the whole duty of man is to serve the Lord. Amen. Mali pa yung mag-usya na si Pati Libre kay. Nausap ko yung panan ako sa sinabuhi sa tao, patihan na mayamos siyang pastor mo sa pan. Yung panin lahi siyang amigo sa una kay mga ino na. Pero yung mga amigo mga may problema. So, okay, pati it is wala sa Ginoo na espiritu nga mo ay nag-usap sa ato. O kung sa pinaka, kung sa mga Lord, pinaka, nako, ano tanong? Basta na ang balay, bibo yung kapasar na sa kuan na ako ginubol pa ulit eh. Ang sa Ginoo ang pinaka, ang iyong Jesus. Yung Jesus is niyani ko para magpangita sa nagawal. Kung si Solomon nga naka-experience sa tanan-tanan nga cravings of a tao, niyon siya, the whole duty of man
is to serve the Lord. So diha ta, because na nata sa last 2 minutes sa atong kasaysayan. Napunta ang kulo si Ginoo nga pa dasi ka na ito. Manindog ta o punta ang